What's up mga kaprobinsya, isang magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating channel. Isang mabilisang video lang ito na ipapakita ko lang sa inyo yung ating mga inakay na ibinidyo natin nung mga nakaraang vlog natin, no. So ngayon ipapakita natin kung gaano na sila kalaki at kung bakit sila mabilis lumaki. So yung nakaraang vlog nga natin, no, napakaliit pa nila kasi nga kakapisa pa lang noon. So ngayon ito na yung kanilang mga itsura at yung katawan nila yan. Napakalaki na, halos kumpleto na yung kanilang mga pakpak. So kumpleto na pero hindi pa masyadong mataas, no. So hindi pa rin yan nakakalipad. So sa mga ganito nga kalaki na mga inakay, so itong mga inakay na to ay hindi pa to pwede iwalay kasi nga ay umaasa pa ito sa kanilang mga magulang, no. So sinusubukan pa ito ng kanilang mga magulang. Pero minsan sinusubukan din naman ng ating mga inakay na tumuka-tuka kahit pa isa isang mga patuka, no, yung pagkain natin. Pero kadalasan talaga ay umaasa lang sila sa kanilang mga magulang, no. Sa mga ganito kalaki na mga inakay, talagang umaasa pa talaga sa mga magulang. Kaya ugaliin natin na pakainin palagi na sakto sa oras yung ating mga breeder, no. Kasi nga sila yung nagpapakain sa ating mga inakay. Dito naman tayo sa ating pangalawang breeder. Sa itong breeder natin dito ay meron ding dalawang inakay. So mas nauna yung dalawang ipinakita natin, no. Nauna ata ng mga ilang araw, tatlong araw. So kaya kita nyo naman dito sa kanilang mga balahibo, hindi pa masyadong kumpleto, no. Meron pang mga kulang-kulang, no. Hindi kagaya nung nauna na binidyo natin ng mga inakay, eh, talagang kumpleto na pero hindi pa mahaba. So ito talagang hindi pa masyadong kumpleto at hindi rin mahaba na yun, no. Talagang ito pinapakain pa talaga ito ng kanilang mga magulang. So ito hindi pa tumarunong tumuka sa sarili nila, no. Hindi pa nila kayang tumuka, so talagang ginagabayan pa ito ng magulang. Ang tips ko lang mga kaprobinsya, no, sa mga baguhan na nag-aalaga ng mga kalapati, kapag meron kayong mga kalapati na inakay ay huwag nyong pabayaan, no. Bigyan nyo ng pagkain yung kanilang mga magulang kasi nga yung magulang nila ang nagpapakain sa inakay. So kailangan meron parating tubig, no. Ang importante sa lahat ay meron parating tubig na nakalagay sa kanilang kulungan, no. Kasi nga maya't maya ay umiinom yung ating mga kalapati at pinapainom din sa kanilang mga inakay.